This time, ma'am, babae lang ang kamay. On my cue, dito pa tayo ng dahan-dahan. Dito tayo. Okay, 1, 2, 3, go up. In this video ay gusto kong magturo ng ilang mga sample ng beauty shots. Yung mga ganitong beauty shots na outdoor ay nagawa ko na dati, so hindi ito talaga yung papakita ko. Ang ituturo ko ngayon ay yung mga beauty shots na pwede mo makunan indoor sa loob ng kwarto ni bride or saan man basta nasa loob ng bahay. At gagamitan natin ito ng mga prism. Madalas mo itong makikita na nakasabit sa mga chandelier or pwede na rin yung mga piece of glass or kahit na anong medyo transparent or kumikinang. Itong prism na nandito, madalas ginagamit ko talaga siya. Dinidikit ko lang sa dulo ng lens. Pero this time, gusto ko siyang gawing color yellow. So, babalutan ko lamang siya ng balat ng yema. Ganito itsura. Pag binalutan ko siya ng balat ng yema, magiging yellow yung flare na ma-achieve natin. Pero warning lang, huwag naman lahat ng shots na kukunan nyo kakabitan nyo ng flare na ganito. Hindi rin maganda. Meron lang mga specific na shots na gusto kong ma-achieve kaya ko to ginagamit. So, huwag tayo masyadong mag-rely sa mga flare na to. Ang importante dito, yung movement ng subject mo, yung movement mo at tamang paggamit ng mga gears na meron ka. And before we start, ang vlog na ito ay hatid sa inyo ulit ng Alloy Films. So, simulan na natin. Sa video na to, lahat ng shots na gagawin natin ay 120 frames per second. Kaya kung ang camera nyo ay medyo mas mataas pa sa 120 frames per second, sigurado mas maganda magiging resulta ng mga ganitong shots. Pero in my case, sapat na yung 120 frames per second. At yun din lang ang kaya ng Sony A7 III. Paborito ko palagi yung mag-shoot sa harap ng bintana. Sa beauty shots na to, kukunin ko lang yung movement ng kamay niya habang hawak niya yung singsing. Kasi kapag malapit sa bintana, mas nakakita ako ng background na puti or yung medyo against the light ng konti. Parang mga ganito. And also sa editing, yung speed or duration niya, ginawa akong 20% lamang. At ganito yung kanyang result. Kung mapapansin nyo, minimal lang talaga lahat ng mga movement ni Bright dito. Dahil yun yung goal ko sa mga shoot na ipapakita ko ngayon. Konting movement lang lahat. Hindi kagaya nung pag nasa outdoor tayo, pwede tayong tumakbo, pwede tayong umikot, or kahit na anong mas malaking mga movement. Ang ginamit kong lens sa shot na to ay 35mm, pero I suggest kung meron kang 85, mas okay kung 85mm yung gagamitin mo, lalo na kung 1.4 or kahit 1.8, and the best talaga mga 85 sa mga minimal movement na kagaya nito. Konting galaw lang, pwede na. Ngayon ay alis naman tayo sa bintana para magamit naman natin yung ibang mga props na pwede natin gamitin. And this time, nakita ko na may potential itong upuan na to para dito ako mag-shoot ng ilan pang mga clips na kailangan ko. So, pinaupo ko na halin si Bride. So, again, ang goal ko dito, konting movement lang. So, kukunan ko yung movement ng kamay niya na iniyakap niya ng konti sa tuhod kasama na rin yung konting galaw ng head. Habang nag-glide na ko ng konting movement rin pa kanan. Sa shots na to, kitang-kita talaga yung gradient ng yellow sa taas at saka sa baba. Ewan ko lang, pero gustong-gusto ko siya, nagmumukha siyang parang may tama ng liwanag or yung color yellow niya. Yung effect is parang may sunset na flare na tumatama mula sa kanyang likuran. And also, ang secret sa mga pose na to is yung nakapose na naman talaga siya, dinadagdagan ko lang siya ng konting movement. Siyempre, video to, dapat lagi tayong may movement. Regardless kung malaki or maliit. At kung ikaw ay isang photographer at medyo marami kang alam ng mga posing, pwede mong ma-adapt yung mga posing na to sa video. Lalagyan mo lamang ng movement. Kumbaga parang naka-pose na si bride na parang photo and then dadagdagan lang ng head movement para maging video. Ganun lang. And pwede mo na rin isabay yung mga galaw ng kamay. And dahil nga super slow-mo siya, kahit konting galaw lang, nagiging mahabang clip na siya. Dumadating talaga yung mga time na nakakaisip ako ng mga kung ano-anong mga shots based sa kung ano yung pwesto niya. Kagaya nung yung kamay lang na nakahawak, tatanggalin at ibabalik. So gusto ko rin lang mag-share ng ilang experience kasi dati nung baguhan din ako, nagpiprint pa ako ng mga posing para meron akong reference na tuwing magsushoot ako. Pero habang nagsushoot ako, hindi ko rin naman siya natitignan. And I know maraming makaka-relate dito kasi katulad nyo rin ako dati na takot mablangko, takot mawalan ng mga idea. Pero believe me, kapag paulit-ulit nyo itong ginagawa or everyday nyo na nang ginagawa, everyday din madadagdagan kayo ng mga idea na hindi nyo na alam na kung saan ang pumapasok talaga sa isip nyo. At yung isa pa na gusto kong
lagi nating tatandaan na kapag ka dumadating yung time na wala ka nang maisip or nabablanko ka na o hindi ka na makagawa ng mga shots or napapansin mo na paulit-ulit na lang yung shots mo sa iisang pwesto, kailangan matuto ka rin tumigil. Seryoso yun ah, hindi ako nagbibiro. May mga times talaga na shot ka ng shot kasi gandang-ganda ka sa shot sa pwestong yun. Pero hindi mo napapansin na paulit-ulit ka na, nakakaubos ka rin ng time. Pag tumigil ka, hayaan mo na si photo muna, shot mo na si photo. Ikalma mo yung sarili mo and gamitin mo yung break time para makapag-isip. At sinisigurado ko sa'yo na may papasok na idea na ikaw lang ang nakakaalam.